Matagal na hindi nagawa ng mga taga-lunsod ng San Juan ang basaan sa kapistahan ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Masaya at kakaiba ang pista ngayong taon. Bago ang basaan, binasbasan muna ng pari ang mga floats na ito na pagpapakita ng naging buhay ni San Juan Bautista. Umaasa ang pamunuan ng Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist na dahil dito, mas mapapalaganap pa nila mga aral at turo ni San Juan Bautista. Kabilang sa mga rutang dinaanan ng parada at ng basaan ang Pinaglabanan Street hanggang sa P. Guevara Street kung saan nakaabang ang mga residente. Bagamat maagang nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga ayaw mabasa na iwasan ang ruta ng parada, may ilan pa ring nabasa. Hindi ko po alam na piyesta. Hindi mo po alam na piyesta? Basa ka? Opo. Ay, pare, uwi ka o diretso ka pala? Diretso po dito. Kung dati-rati, umaabot sa 50 fire trucks ang lumalahok sa Wata Wata Festival, naging mas estrikto ngayong taon ng San Juan LGU sa pagpayag sa limitadong bilang lang na mga truck ng bumbero na pinayagang sumama sa parada. Paliwanag ni San Juan City Mayor Francis Zamora, bagamat ramdam pang epekto ng El Nino, minabuti na rin nilang ibalik ang basaan. Tiniyak din nilang mas matipid sa tubig ngayong taon. Noong nakarang taon ay kalagitnaan po ng El Nino, kaya minabuti ho namin hindi magbasaan dahil talagang tagtuyot po noong panahon yon. At ang kaibahan po ngayong taon, unang-una ay ang pag-asa po ay nagdeklara na natapos na po ang El Nino at magsisimula na po ang La Nina, kung kaya nag-decision po kami na ituloy po ang basaan. Napakahalaga po dahil sa nangyari pong COVID-19, naantala po ang basaan. Ngayon po, nalilibre na po tayo sa COVID-19, eto na po tayo, nagsasaya pong muli para po kay San Juan Bautista. Ganun lang po. Happy Fiesta! San Juan! Happy Fiesta! Ang makasaysayang 130 taon na simbahan ni San Juan Bautista, idineklara na ng Archdiocese of Manila bilang isang Archdiocesan Shrine. Ito po ang isang pagkakataon na kung saan ang debosyon, hindi lang ng aming mga taon na nasasakupan, ay ngayon ay ikinakalat po sa lahat po ng mga nasasakupan pa pong ibang bayan ng Archdiocese. Nagkakaroon po kami ng isang mas malalim na misyon tulad ng pagpapalaganap po sa aming debosyon kay St. John the Baptist. Pinasaya din ang kapistahan ng ilang kapamilya star tulad ni Kim Chu bukod pa sa dancing competition. Bagamat matagal lang si San Juan Bautista ang kinikilalang patron ng mga taga-San Juan, isinapormal na ito sa bisa na isang city resolution. At base po sa naging research, ngayon pa lamang officially ito madedeclare. So again, no, bahagi ito ng pagiging makasaysayan ng aming kapistahan sapagkat officially po ay idedeklara na si San Juan Bautista ang patron ng lungsod ng San Juan. Samantala, inulan pero tuloy ang naging kapistahan ni San Juan Bautista sa Leyte. Naligo sa ilog at nagsalo-salo ang mga residente sa Javier, Leyte. Higit 100 lechon naman ang ipinarada sa Balayan, Batangas sa kapistahan ni St. John the Baptist. Habang tuloy-tuloy ring binabasa ang mga dumadaan. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.